Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Ako po muli si TAONGGALA. At sa araw na ito, panibagong reaction video na naman po ang ating vlog. Patungkol pa rin po kay Miss LG, Satterfield at Boytapang. Alam niyo po mga kaibigan, minute po ang palitan ng mga isyo. At ang ating pong tatalakayin sa araw na ito, sino nga ba ang nakakakuha ng simpatya sa mga sin? Sino ang tila nakakalamang at sino ang nagwawagi? Well mga kaibigan, kung interested ka sa mga topic nito, hihilingin ko sana na pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating susunod na mga video. At naway, huwag mo sanang i-skip ang ads, tulong mo na rin sa channel na ito. Yes, buhay na mga kaibigan, eto na nga po, no? Umugong nga po ang usapan, palitan ng isyo sa social media, sa kanilang mga SOCMED accounts, itong si Boytapang at si Miss LG noong mga nakaraang araw. At nakita na nga po natin na bumalandra na po sa wall ni Miss LG ang kanyang silver button na kuha na nga po niya. Pero ang tanong, sino nga ba ang nakakakuha ng mas higit na simpatya? Alam niyo po mga kaibigan, kung titingnan po natin ang kanilang mga channel, makikita agad natin ang kasagutan. Puntahan natin ang channel ni Boytapang. Dito sa channel ni Boytapang mga kaibigan, kung atin pong titingnan, as of today, ngayon sa mga oras na ito, mayroon siyang 2.18 million subscribers. Kung ating matatandaan, bago pa man umugong ang mainit na isyo, iyan po ay 2.15 million lamang. So, ibig sabihin, tumaas si Boytapang ng 0.3 million kahit umugong o kahit mayroong mga tinatapong negatibong isyo sa kanya. Kung titingnan natin ang channel ni Miss LG, si Miss LG naman ngayon ay 191,000 subscribers. Kung ating matatandaan, ito ay tumungtong na sa 194,000. Ibig sabihin, dito, bumababa siya. Bumababa siya. Bumaba na siya ng almost 3,000 subscribers. Mula nung umugong naman ang isyo. Kaya po nasabi natin, mga kapatid, na mas nakakalamang dito si Boytapang dahil ang indicator na ito na dumadami ang kanyang subscribers sa kabila ng lahat ng mga maiinit at negatibong isyo na ipinupukol sa kanya sa kampo ni Miss LG ay tumataas pa rin ang kanyang subscribers. Isa sa gusto nating linawin na marami ang nagsasabi na bago pa man dumating si Miss LG ay isa nang mahinang nilalang si Boytapang. Humina na ang kanyang channel. Well, tingnan natin mga kaibigan para magkaroon tayo ng konkretong paliwanag. Ito yung mga video na wala pa si Miss LG. Kung ating makikita dito sa kanyang video 1 month ago, yung pamasko ni Boytapang sa lugar nila, pumalo na ito ng 1 million views. So, nagwa 1 million pa rin si Boytapang kahit wala si Miss LG. Meron siyang 234, yung mukbang, 438, yung isang prank, 545, yung ginawa ang garage para sa kanyang sasakyan, may 733,000. Tingnan natin, mga kaibigan, hindi po naman mahina ang bilang ng kanyang viewers kahit wala si Miss LG. Isa lang sa napapansin ko rito dahil hindi gaanong nag-a-upload ng video si Boytapang. Marahil ay sobrang busy siya dahil di ho nga nagpapagawa din siya ng bahay. Pero hindi rin natin maisasantamin na nang dumating naman si Miss LG at nagkaroon ng Jua Rebel, ito naman 2.3 million views ang pumasok sa kanya
Ang sumunod na video ay 1.5 million ng 942,000. Kahit itong video na ganap sa aming New Year ay late upload na ito, nag 100,000. At ang latest upload niya, yung prank sa kapatid niya, ay 492,000 sa ngayon, tatlong araw ang nakakalipas. So ito, mga kaibigan, ay isang patunay na hindi pwedeng masabi natin na mahinang nila lang si Boytapang o humina na ang views ni Boytapang noong panahon na wala si Miss LG. Kasi kung upload lang siya ng upload dito, kahit ganun ang bilang, ay talagang magandang numero pa rin yan. Kung tingnan naman natin si Miss LG, titingnan natin, mula naman nang dumating si Boytapang sa kanya, mula nang magkaroon sila ng collaboration, ay tumaas naman ang bilang ni Miss LG ng kanyang mga views. Yung Adi and My Life with My VF, nasa 3.1 million views, mga kapatid. Ito yung ito yung Jowa Rebel na pagkatapos-tapos sinundan nila nito. So, nagkaroon siya ng 3.1 views. Yung behind the scene is 457. Yung mukbang is 807. Ayan. Itong nag-walk out is 157. Tapos uminit ngayon, tumaas uli itong hiwalayan issue. Okay. So, marami din siyang mga video na tumaas na rin ang views. Kahit yung mga previous video niya. Now, ano ang punto na gusto nating sabihin? Para sa akin, dahil humahaba na itong usapan, itong issue, sana tigilan na yung palitan ng mga issue. Para kay Boytapang, marahil napatunayan mo na marami ka rin mga tao o maraming mga taong nagmamahal pa rin sa iyo. Sa kabila ng lahat na sinasabing mahina ka, sa kabila ng lahat ng mga tinatapong mga isyo, nakukuha mo ang simpatsya ng tao. Siguro para sa akin, mas mainam, move on na lang, kalimutan na itong mga nagdaan. Total, sinabi mong may pagkakamali ka rin naman. Tanggapin mo yung pagkakamali and move on na. Si Miss LG, nakuha na niya yung kanyang silver buto. Marahil, iwasan na rin nila yung palitan ng issue. Andyan na, magtutuloy-tuloy na yan. Kahit bumaba ang kanyang subscriber sa ngayon, maaaring sa susunod, babalik yan. At nakita na nga po natin, may mga panibagong mga vlogger na kanyang nakukulang. Parehas kayong nagpasaya ng tao, parehas kayong hinangaan, at tingnan na lang natin kung saan aabot ito hanggang sa dulo. At least, focus on your goal sa pagpapasaya. Tandaan ho natin, the basic foundation ng pagiging vlogger is the attitude. At nakikita ito sa harap ng screen. And the reason why na tumaas at nakuha ni Boytapang ang kanyang ang simpatsya ng taong bayan, tumaas ang kanyang subscriber, it is because nakikita yan sa attitude ni Boytapang. Kahit magkaroon man ng mga negatibong ipinupukol sa kanya, ang taong bayan ay hindi naniniwala dahil kilala si Boytapang bilang siya. At alam ng tao yung kanyang pinagdaanan. Kaya nga, sinubaybayan siya. So para kay Miss LG, sana iwasan na lang siguro. Pag-usapan ninyo ng privado, tama na ito. Sobrang toxic na po talaga ang nangyayari. Bigyan nyo na lang ng kasiyahan ang inyong mga followers. Hindi naman maging ganap na kayo. Hindi naman maging ganap na ganyan. Total, nakuha na rin yung silver button. Andyan na. Kumbaga, ayan, nag-uumpisa na yung tugatong ng tagumpay mo. And then go. Kalimutan na yung mga masalimuot na nagdaan. Huwag na nga ipagpatuloy yung mga negatibong isyo at bigyan kami ng kasiyahan. Tingin ko, mas magiging maganda pa yan at mas marami pang darating na biyaya
sa dalawa, sa inyo, kay Boy Tapang at kay Miss LJ. Again mga kaibigan, ako po muli si Taong Gala. Comment down below para po sa videong ito. Kayo po, ano naman po ang inyong saluubin sa ating pong ipinakita sa inyo. Maraming salamat po muli. At bago po tayo magsara mga kaibigan, congratulations sa aking kaibigan na si Barline TV na nagwagi po. Champion po sa isang patimpalak sa singing contest dito po sa Sokmid. Again, Barline, congratulations sa iyo. And of course, to Nelbert and Big Boy, congratulations po sa inyo. Maraming salamat po and God bless mga kaibigan. Hanggang sa muli.